So, yun. Mga loads at bago tayo mag-SLP. Analysis, paralysis. So, dahil wala naman nagtatanong, no? Wala rin naman nagtatanong. So, yan. Wala palang nagpapashoutout, no? So, yan. Check na lang muna natin yung date today as Google. So, ang date ngayon ay Sunday, August 20, 2023. So, yan, dadako na tayo sa ating analysis, paralysis. So, yan, ito ang presyo ng ating SLP ngayon, 0.001481. Magkano nga ba yun sa peso? So, hindi maganda kung ano nangyari sa ating SLP, no? Nasa around 0.08 centavos ang presyo ng ating SLP. So, hindi maganda, tumalo lang dyan, no, ang ating SLP. So, let's see sa may 4 hours. Kasi within 4 hours, guys, medyo malapit na rin, i-retest yung all-time low. Tapos, syempre, nag-sideways, pero ang ating resistance area is nandito, no? So, medyo malilayo pa sa resistance area ang ating SLP. So, yan. So, yan pa yung babaybay niya, no? Possible na i-retest. So, kung di naman, guys, magtuloy yan at hindi niya na-break ng area to, syempre, malapit na tayo sa all-time low. So, dahil may correlation yan sa BTC, check natin yung BTC. So, sa BTC naman, oh, why? Why, oh, why, guys, no? Sobrang baba na ang ating BTC sa 25k something yung BTC plus nag-doji candle kahapon. So, syempre, ang pinakamalapit na resistance area niyan dito sa 26k something yung BTC. So, if ever na makarecover yan, guys, so, baka sakaling ano lang yan, guys, so, isang drop. Tapos, retest dito. Sabay mag-follow continuation, no? Or else, mag-sideways ang BTC dito sa 25k. Until sa 26k something yung ating BTC. Kasi sa 4 hours, guys, na nako, may volume. Tapos ito nga, oh, red candle. Wala rin, no? So, ibig sabihin, pagkabagsak, gumilid, nako, tumaas. So, if ever, guys, no, na taraas pa yan, possible dito sa within 4 hours, 26k something nga yung BTC. Yan yung possible yung untugan, no? So, dahil dadako na tayo sa ating bago nating segment, ang hot sa may ating Binance, no? So, nakalagay dito, Santos, no? Mukhang apelido hata itong Santos na ito. Check natin itong Santos, no? Santos Salvador. So, sa may Santos naman within daily is, let's see, malapit din pala sa all-time low yung ating Santos, no? So, ayun yung ano eh. 9% yung ginalawan ng Santos. Pero, medyo lang anin pa rin, syempre. Down ng BTC. So, possible yan lang rin. Tumulak ang Santos natin, no? So, yun. Gumuhit pero pula, no? Medyo tagilid tayo dyan. So, if ever na lang na possible i-release to, guys, dapat dito ma-maintain niya sa 3.1. Something yung ating Santos. So, next tayo. Wow, medyo tumaas yung XRP. Kaso nga lang sideways kasi itong XRP. Check natin itong XRP. Kasi itong XRP nga, guys, no? Sideways. Kaso, hindi pala naging sideways. Parang bear flag na naman nangyari, no? Dito, sideways. Tapos, shit. Nag-drop, no? Possible. Ito yung resistance kasi. Possible, magkaroon na naman siguro ng consolidation area dito. Parang ganito yung ating XRP. Sabay magda-drop na naman. So, ganun. Ang pwede mangyari, yan sa ating XRP, no? So, yun nga. Within 4 hours, nag-consolidation ng parang bear flag dito, no? So, invalidate lang yan yung bear flag natin once na na-break tong area na yan. Sa may nervous box natin. So, next tayo.
So, acro. So, check natin itong acro. Acro. So, let's see sa acro. So, acro USDT, no? Nakapuro, napakaganda, no? So, nai-hold nga itong area na to, tapos nang break pa dito. Kaso nga lang, wala pang follow parades dito. Pero, let's see sa may 4 hours. Naku. Sideways nga dito, guys, no? Yung sinasabi ko sa may acro. Kaso nga lang, nagkaroon ng breakout sa buy retest na napakaganda dito, no? So, nagkaroon ng breakout dito. So, retest itong pula. So, if ever naman continuation yan, guys, possible ang taasin niya dito sa 0.01181 ng ating acro, no? So, next tayo. If ever naman continuation yan. Ano pa ko yung matataas dito, no? Yan lang kasi nakikita nating hat, no? So, acro. Wala, Santos pala isa eh. H-bar? Ano ba yung H-bar na yan? Wala naman yata ang galaw yan. Itong try natin itong Lazio. So, check natin itong Lazio. Euro. So, Lazio. Euro. Euro pala ito, no? So, Lazio. Naku po. Taas pala hanggang 190. Tapos, bagsak ngayon. So, itong Lazio, guys. Sideways lang hanggang dito. Resistance. Kung sakaling mag-continuation, ito lang yung possible niyang untugan sa 2.247 yung Lazio. So, sa Euro pala yan, no? Yeah. Euro. Naku po. Basag-basag pala within 4 hours. Paangit ito, guys. So, kung tataasan lang dyan, baka maliit lang yung volume yan, yung Lazio. So, yan. Suwi. So, last na to, itong Suwi. So, sa may Suwi naman, guys, still retesting dito, no? Possible na i-retest. So, bagsak, possible na i-retest itong Suwi na yan, no? So, within 4 hours, ngayon pa lang pala nakabolume within 4 hours. Pero may resistance, guys, no? Still retesting sa resistance. So, napakadami niyang resistance, no? Tapos, overall, green candle. So, wala pang exhaustion, guys, no? Wala pang pullback. Kung sakala magkakaroon ng pullback dito, dapat ma-maintain niya dito sa 0.05383 ang ating SOWI. So, yan. Balik na tayo sa ating SLP. So, yun lang, guys, no? Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang sa baba. Sa mga gusto mong pa-shoutout, mag-comment lang rin kayo sa baba. At kung ikaw naman naliligaw ko lang dito sa akin channel at sa mga ganitong content, everyday analysis paralysis, is mag-subscribe naman sa akin channel and hit notification bell para lagi updated sa akin mga videos. Kaya naman, guys, salamat sa panonood.